Noong unang panahon, may isang gubat na naliligiran ng mga nagtataasang puno. Mayroon itong mga nagkikintabang berdeng dahon. Sa gitna ng gubat, isang puno ng pino ang hindi makontento sa kanyang anyo kahit ito naman ay napakaganda. Ako na ata ang pinamaliit na puno sa buong gubat. Ang pangit-pangit ko! Wala na atang likha ang Diyos na mas papangit pa sa akin! Ang pangit ko! Sabi ng puno ng pino sa kanyang sarili, ilang sandali pa ay dumating ang isang diwata. Matagal na kitang pinagmamasdan at napansin kong malungkot ka lagi, puno ng pino. Opo, diwata. Malungkot ako. At hindi ko maiwasan eh. Sige, tutuparin ko ang anumang hilingin mo. Hingin mo sa akin ang anumang bagay na makapagpapasaya sa'yo. Saglit na nag-isip ang puno ng pino. Ang hiling ko lang po ay sana magkaroon ng dahong ginto para ako ang pinakamaging espesyal na puno sa lahat. Masusunod, pino. Iyong hiling, aking tutuparin. Sabi ng diwata at nagwika na nga ito ng puno ng hiwaga. Nagkaroon ng mga gintong dahon ang pino at naglaho na ang diwata. Ang saya ko! Ako ng pinaka-espesyal na puno sa lahat! Ngunit maya-maya pa ay dumating ang isang magtutruso. Napahinto siya sa tapat ng puno ng pino. Oh, Diyos ko! Nananaginip ba ako? Kinuha ng magtutruso ang lahat ng gintong dahon. At siya'y umalis. Naiwan ang puno ng pinong ginaw na ginaw sa lamig. Muli, siya ay napaiyak. Dahil dito, lumitaw ulit ang diwata. Huwag kang mag-alala, pino. Tutuparin ko anuman ang iyong hiling para sumaya at makontento ka. Nag-isip ang pino. Gusto ko ng mga dahong salamin para wala nang makakuha sa mga dahon ko. Para sa'yo, pino, heto. Nagwika ang diwata ng mahiwaga at tuluyang naglaho. Nang maging salamin ang mga dahon ng pino, sobrang nasiyahan ito. Mas guwapings na ako ngayon! Ngunit ng araw na yon, iyak ng puno ng pino. Huwag kang mag-alala, pino. Mayroon ka pang natitira ang isang huling hiling. Gusto ko ng normal na dahon na meron ng ibang mga puno. Tinupad ng diwata ang kanyang hiling at muling naglaho. Pinag-isipan itong maigi ng puno ng pino. Maya-maya pa ay huminto ang isang kambing. Pinagsisihan ng pino ang lahat ng hiniling at ang tanging gusto na lamang niya ay maibalik ang mga dahon niya noon. Hindi nagpakita ang diwata pero natupad ang hiling ng puno ng pino. Lumipas ang mga buwan at dumating na ang panahon ng taglamig. Nagkatanggalan ang halos lahat ng mga dahon sa mga puno sa gubat dahil sa biglang pagbabago sa panahon. Ngunit nananatiling marami ang tubo ng puno ng pino gaya ng dati. At natuto siyang makontento sa kung ano ang meron siya sa pagkakataong ito. Sa malayo-layong lugar, sa ibayo ng iba't ibang bansa, karagatan at mga ilog, nakatayo ang isang magandang imperyong pinamumunuan ng isang malupit na emperador. Doon nakatira ang isang batang lalaking magsasakang nagngangalang Chang, mabuti't mapagbigay sa kapwa kahit dinadanas ang kahirapan. Ang magsasaka ay may angking talento,
Araw-araw pagkatapos ng kanyang trabaho, lagi siyang nauupo sa ilalim ng puno upang gumuwit ng mga larawan sa lupa't mga bato gamit ng maliliit na sangha. Isang araw, habang siya'y nahihimbing sa pagtulog, lumitaw ang isang diwata sa kanyang panaginip. Hay kawawang Chang, ang iyong kabutihan na talento ay nagbibigay ng kasiyahan sa akin. Bibigyan kita ng mahiwagang brotsa na bubuhay sa iyong mga likha. Ang kailangan mo lamang ay kumuhit. Sabi ng diwata at inilagay ang brotsa sa tabi ni Chang at naglaho. Hindi nagtagal. Kung ang panaginip ko lamang ay totoo. Ano? Sabihin mong di ako nananaginip. Maya-maya, sinubukan ni Chang ang kanyang mahiwagang brotsa. Kumuhit siya ng masasarap na pagkain at namangha. Ay, langit. Ang mahiwagang brotsa ay totoo nga. Simula sa araw na yun, kumuhit na siya ng maraming pagkain at mga damit. Tinulungan niya ang mga mahihirap at nangangailangan sa imperyo. Ang balita'y kumalat na parang apoy at nalaman ng emperador ang tungkol kay Chang at ang kanyang mahiwagang brotsa. Nang hindi ko nalalaman, humayo kayo't dalhin siya rito ngayon. Sa parehong araw, dinala si Chang ng mga kawal sa kastilyo. Narinig ko ang iyong abilidad. Iguhit mo ako ng napakalaking gintong bundok o papatawan kita ng sentensyang kamatayan. Kamahalan, kung magagawa ko ba, pakakawalan mo na ako. Kahit sa panaginip mo'y hindi, alipin na kita habang buhay, Chang. Sabi ng emperador. Naging malungkot si Chang sa kanyang narinig. Ngunit, mabilis siyang nakaisip ng paraan. Gumuhit siya ng malawak na dagat imbes na isang gintong bundok. Bakit yan ang iyong ginuhit? Ang sabi ko, gintong bundok! Ngayon na! Paumanhin po, kamahalan! Sa panahong ito'y, gumuhit na siya ng gintong bundok sa gitna ng karagatan. Hayang ka na naman! Sinasayang mo! Gumuhit ka ng malaking barko! Ginawa nga ni Chang. Sumakay ng barko ang emperador at naglayag patungo sa gintong bundok. Si Chang naman ay kumuhit ng may itim na ulap at ipo-ipo sa gitna ng karagatan at naging totoo ang mga ito. Dahil doon, nalunod ang emperador at namatay. Mula noon, pinalaya si Chang at pinagpatuloy niya ang pagtulong sa kapwa. Gusto niyo pa ba ng maraming kwento? Mag-subscribe na sa aming channel, imbitahan mo na rin ang iyong pamilya at mga kaibigan at sama-samang mag-enjoy sa Magic Box Filipino, kung saan puno ng kasiyahan at pagkatuto.